So, good day. What's up mga ka-Tebs? Wow. Kamusta po kayong lahat dyan? So, for today's vlog po, nag-message po sa akin ang isa nating nakapanood ng vlog ko before regarding sa BA. And, nag-ask siya kung pwede ba daw mag-vlog ng how to be a third officer. Ah? So, yun nga. Kilala ko naman actually batchmate ko. Kasama ko rin natin sa Vela. Kaibigan ko, in short. Kasi nakapasa pala siya sa exam, so is going to prepare himself para sa new journey niya. Congrats pala, buddy. Parang diasis, no? Bago ko pala simulan na itong vlog na to, shoutout lang pala dyan sa mga tropa, sa Iloilo, family, si Halvo, Labanero, Sobre Vega, lahat ng pamilya dyan sa Iloilo, sa lahat ng mga tropa. What's up? How to be a third mate? Let's start. Para sa akin, marami-raming kailangan na aralin at mga bagay na dapat hands-on ka o ma-expose before maging third officer. Isa na dyan ay sa seamanship. Tapos, hindi lang yung puro academic, theoretical, so kailangan rin na marunong din tayo sa pakikisama, sa management ng tao, marami pa. So, kailangan balanse lahat, no? Ipo-compress lang natin yung ating video. Bali, kasi kung iisa-isahin talaga natin, specifically, may abuti siguro ng ilang oras itong video natin. So, para maging third officer ka or maging official, kailangan there are some certain o marami-rami nga na kailangan mong kabusaduhin ng mga libro. Ito po siya. Yan, konti pa lang po yan. No? Kasi yung iba by electronic na ngayon, yung electronic publications. Isa po sa mga dapat makabisado, kahit hindi mo makabisado, sa akin kasi hindi naman ako ganun katalino. Ang importante, alam mo yung principle, yung pinaka-principle nilalaman at ibig sabihin ng libro. Tapos syempre may mga notes tayo, yung mga importante kinukuha natin, like numero, for example sa mga lubid, gano'ng kahaba, gano'ng yung diameter, breaking strength, mga ganun. Yung iba pong i-mention ko mamaya ay is under din naman itong SOLAS. Pero meron silang independent na specifically yung mga procedures, instruction ay nandoon. So, safety of life at sea. So, yan na-enforce dahil nga before kung matatanda nyo yung Titanic. So, yun. Yun ang nag-trigger daw kasi maraming manamatay doon ng time na yon, so kaya ni-implement itong SOLAS. So, ang pinakabuod, importansya nito is para sa, yun nga, nakasulat naman, safety. Safety ng barko, environment, ng tao, at ng kargada. As doon na yung lahat. Yung sunod is call regs, no? Sa call regs naman, ang layunin ng librong to ay para maiwasan yung mga banggaan sa barko o kung ano mga disgrasya during navigation or even you are in a stationary o nakasteady yung barko. So dito yan pinapaliwanag eksaktong bilis ng barko, gaano ba siya dapat kalalim pwede, anong mga ilaw yung mga dapat i-display, depende sa status ng barko mo at klase ng barko mo at marami pang iba. So, in short, para iwas disgrasya, kung sa atin, bago ka magka-driver's license, kailangan alam mo to. O ito yun, ganun rin yun sa amin sa barko. No? Okay. So, ISM code, International Safety Management. So, safety pa rin para walang may mga disgrasya sa barko. So, yun naman hinihiling natin na alas lahat ng mga seafarers. At hindi lang seafarers, lahat tayo sa trabaho, yan ang gusto natin. Safety tayo, walang makauwi tayo sa bahay in one piece, no? So, kung yung mga insurance na yan, sa kanila na yan, no? Kaya naman natin kitain yan.
So si kumpare lang naman masasaya dyan siguro, no? Joke lang. Tapos isa pa, MARPOL, Maritime Pollution. So, importansya ng librong ito, nandito ang mga instruction kung paano ang eksaktong pag-dispose ng mga basura. In short, safety for environmental din doon siya. Gano'ng kalayo ba sa puerto para matapon ng ganitong bagay? Gano'n ba dapat kalaki, no? So, gano'ng karami yung quantity, volume sa ganitong distansya? So, gano'n. May mga kuan yan, specification. Then, GMDSS. So, GMDSS or Global Maritime Safety System. So, andito yung mga instruction, yung mga guidelines kung paano, kailan, at anong gagamitin mo during distress, communication, and whatsoever, no? So, nandito siya lahat, mga anong equipment, kung saan ka bandang area ng dagat, ano bang dapat mong gamitin dyan. So, nandito na yan. So, then, LSA. So, LSA code, life saving appliances code. Yan, napaka-importante po ha pag nag-third mate po. Dahil ikaw po yung assistant ni chief officer, which is the safety officer ng barko. So, kailangan alam mo to. Dito yung mga instruction, mga procedures, kung ano ba yung mga required sa mga LSA natin or life saving appliances and equipments. Lagi ng lifeboat, ng mga life ring o life buoy, life jacket. So, nandyan po lahat. Ano ba katagal isuot? Ano ba mong kapasidad o capability ng ganitong equipments and appliances, no? So, nandyan yan. Then, FSS code. So, Fire Safety System Code. Isa rin yan. So, kailangan alam mo yan dahil alaga mo dyan mga fire extinguisher, fire hose, BA, fireman suit. So, kailangan alam natin kung paano i-maintain yan. Nandiyan yung mga procedures, guidelines, maintain, yung checking, routine checking yan, inspection, no? Then, kailangan alam din natin yung guide to port entry, no? So, guide to port entry. So, dyan po siya, yung mga, so, nakasulat na nga guide to port. Volume 1 to 4 po ito siya, worldwide na to. So, kailangan pa, alam natin paano maghanap, paano siya gawitin. Kasi, nandyan po yung mga instruction bago pumasok sa puerto, bago lumabas, pag dumaan ka sa ganito, area nila, ano bang mga reporting, ano bang mga services meron sila, anong port authority ba tatawagan, marami pang iba. Then ISPS, no? So ISPS code or International Ship and Port Facility Security Code. So enforced to siya from noong 2004. Ito po siya, in-enforce po ito siya nung, kung maaalala nyo, at sigurado akong pamilyar kayo sa 9/11 na tragedy, no? Yung Twin Tower ng US is bumagsak dahil due to hijack ng plane dahil sa terorista. So simula noon, nagpa-implement na sila ng ISPS code in force 2004 para malimitahan, umakontrol at ma-monitor yung mga lumalabas at pumapasok sa barko, no, na tao at kung anumang mga package and whatsoever. So, yan, pinag-aaralan din ho namin yan. Then, kailangan marunong ka sa celestial observation, no? Kumuha ng mga stars, targeting ng stars, moon, to the moon, broom, skirt, at saka mga planeta. Ayan, no? So, kala natin, ay, siman-siman lang yan, no? Pero, marami ho. Celestial navigation, oceanography, no, hindi po basta-basta. Maraming libro. Then, pagka kailangan mo ng celestial observation, may mga dapat na mga libro dyan na gagamitin mo. Nautical Almanac or Brown's Almanac. O, saan man dyan sa dalawa.
So yung mabago ngayon, yung Nautical Almanac, tapos yung Brown's Almanac, yan matagal na talaga yan ginagamit. So pag-aral, so sa school namin na kwan pa, Brown's Almanac pa yung nagamit namin dati. Alas, teacher ko pala dyan. Sir, mga ma'am. Okay, sa alma mater ko. Okay. Salamat po. Yung Norris Nautical Table din pala, kaparis yun ni Nautical Almanac, itong Norris Nautical Table, no? So, dalawang libro ang kailangan mo sa Celestial Observation. Then, IGC code, no? Yung sa amin naman, kaya ata kayong iba, medyo malaki sa tanker bayad. Kasi, mas delikado po sa tanker, kaya mas mataas ang standard of safety po sa tanker. Totoo lang. Dahil may mga additional po kaming libro na 2,000 years later. Inaaral, like sa amin sa gas, IGC code, International Gas Code, no? Maraming mga kabisaduin. At saka, isa rin sa pinaka-importante din, yung management system procedure nyo. So dito sa amin, sa company namin, marami kaming management system hanggang sa maris, navigational procedure, ano bang procedure nyo as per company, cargo operations, at marami pang iba. So, makapal-kapal ding libro yun. So, kailangan na sundin din natin yon. Meron din tayong dapat sundin na administration o flag procedures, no? May mga ganun din. Kailangan din pala, alam mo yung arrival departure preparation dito sa bridge, prepare ano mga ititest sa GMDSS and communication kapag aalis at darating yung barko. Tsaka isa rin importante yung bivalve law, no? Bivalve law, importante yan. So dati si Sir Abner, no? Hindi ko malimutan si Sir Abner, kaya pala paulit-ulit niya dati sinasabi yung ikot ng mundo, ganito, ganyan, yon. Sir, shout out sa iyo, ha. Kailangan alam natin kung saan papunta yung bagyo, saan ba tayo dapat pumunta para makaiwas. So ganun, napaka-importante noon kasi buhay natin, environment, kasi may karga tayong kwan, mga delikado rin. Pati yung kargada, no? So guys, bukod sa mga libro na yon na marami pang kailangang abisaduhin at pag-aralan, at yung iba hindi po nakalagay sa libro, kumbaga diskarte, kailangan magaling tayo sa diskarte. So may mga request pa kayo, correction, comment down below. So yun lang. So thanks guys, goodbye mga katebs. So, hello po sa lahat. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanood. So, sa mga nag-comment. So, shout out pala Aring Dan Verdeasis. So, yung nag-message nga. And congrats ulit. And paring James Carnites, no? Pare, as always, good health. Ayan, si Nanay sa probinsya. Nanay Marilo, humirit pa. Si Tita Anilin Pilubelio sa Lenyo, sa Mina, oh, hi po tita. Then si pa Manong Norberto, Montibon, oh, kasama ko. Shout out po Brian Gimitea, oh, Nong, shout out sa iyo Nong. Rojem Hambora, oh, kasama ko din. Shout out sa iyo, watch out. Lolito Imbang, bantot ng pangalan mo Lolito, ha. Shoutout sa'yo, pare. Then, sa lahat po ng Escopians. So, thank you ulit. Again, bye.